Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makantam namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Hinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya na marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami.
Bigyan mo ko ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humingi para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, pinagkakalog ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano bang iingatang maging wagas siyang buhay, iyong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat na iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa'yo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, Poon, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, "Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti." Pumalis silang lulan ng bangka
at nagpunta nga sa ilang mga ilang, sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna nang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Marahil ikaw ay sinabihan na ng kapwa mo na o narinig mo na ito sa na sinabi sa iyo na magpahinga ka, no? Magtira ka naman sa sarili mo. Huwag mong ibigay lahat. Huwag mong ibuhos lahat ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Magtira ka naman sa sarili mo. O di kaya ay magbakasyon ka, kung may sahod ka, ay mag-ipon ka, maglaan ka ng pera para sa sarili mo. Huwag mong itulong lahat, huwag mong ibigay lahat, kundi maglaan ka para sa sarili mo. Kasi balang araw, baka kung ikaw naman ang nangangailangan ng tulong, at least meron kang madampot, at least meron kang kung magkasakit ka, meron kang makuha man lang sa mga ipon mo. No? O di kaya magregaluhan mo naman yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpapahinga, magpahinga ka, magbakasyon ka, diba? Kumain ka ng masarap na pagkain. Kung may panahon ng sahod, 15 days o sa katapusan, i-treat mo naman yung sarili mo kasi deserve mo naman yan. Kasi throughout the days o sa mga taon, nagtrabaho ka para sa kanila, sa pamilya mo. Maganda yan, mabuti yan. Pero mas mabuti din at maganda din na magtira ka naman sa sarili mo sa pamamagitan ng sinabihan ka siguro, ulitin ko, magbakasyon ka, maglaan ka ng sarili mo, ng pamamahinga sa oras na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung saan ka pumunta, no? Yan, madalas na sinasabi ko sa mga nangingi ng advice sa akin. Kapag sinasabi nilang, Father, pagod na po ako sa buhay. Tapos sinasabi ko sa kanila, ano yung mga pinagpapaguran mo sa buhay? And after all, after which enumerate nila, ganito Father, etc., etc. And then the only thing that I give to advice, a piece of advice para sa kanila, I think sa isang araw, no, sa isang linggo, maglaan ka ng isang araw na magpahinga ka. Sa isang buwan, sa isang taon, maglaan ka, no? Sa sahod mo, mag-ipon ka para magbakasyon ka, kumain ka ng masarap na pagkain sapagkat deserve mo yan. Pero minsan, baliktad yung mga nangyayari sa atin. Lalong-lalo na kapag meron tayong pinaglalaanan sa ating mga kung bakit tayo nagtatrabaho. Lalong-lalo na yung mga sahod natin ay para kanino at para saan itong mga, yung mga kita natin at sahod natin. Baliktad minsan ang nangyayari. In reality, hindi nangyayari itong nagpapahinga tayo. In reality, hindi nangyayari na nagbabakasyon tayo. Kasi iniisip natin, yung gagastusin na lang natin sa bakasyon ay pang tuition na lang ni Bunso. Yung pang ano na lang natin, no? Iba na lang ang ating paggagastusan kung sayang naman kung itong ibabakasyon natin. Yan, yung madalas na iniisip natin. Kaya nga, kung ano yung sinasabi ng kapwa mo na deserve mo naman na magbakasyon at magpahinga ka, pero minsan o karamihan sa atin dito, in reality, hindi yan nangyayari. Sapagkat hindi natin matiis ang sarili natin na makita natin yung kapwa natin, yung kaibigan natin, yung pamilya natin na nangangailangan sila kaysa sa sarili natin na magpahinga na lang,
magbakasyon na lang, etc., etc. Di ba? No? Hindi natin. Kaya yung mga Pilipino, ayaw nating makita natin ang ating pamilya, ang ating kapatid, ang ating kapwa na nagtitiis sila. Kaya nga minsan, agad-agad ay tumutulong tayo. Kaya nga, pinapaabot natin ang ating tulong sa kanila. Na imbis na tayo ay maglaan sa sarili natin, magpahinga, magbakasyon, ay iniisip natin yung pamilya natin. Iniisip natin yung pamilya natin na nangangailangan. Mga kapatid, hindi ito malayo sa karanasan ng ating ebanghelyo ngayon. Barabang sinasabi ng mga apostoles kay Jesus, magtira ka naman sa sarili mo. Pwede bang pumunta tayo doon sa ilang na malayo sa mga tao? Kasi kung dito tayo, pinapaligiran tayo ng mga tao, maraming pumupunta sa atin, hindi man lang tayo makakain. Sabi nga sa ating ebanghelyo, hindi man lang sila makakain, kaya the apostles suggested to Jesus, punta tayo doon sa private place na magpahinga ka naman, magtira ka naman ng sarili mo, Panginoon. No? Marami ka ng pinagkakabalahan ministry mo, healing ministry, preaching ministry, nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapaalis sa mga demonyo, na nasasalin ng mga demonyo, kulang na lang sabihin ng mga apostoles sa ating ebanghelyo, magtira ka naman sa sarili mo. Pero, yun naman, yung sabi ng mga apostoles, yung suggestion ng mga apostoles, inaccept naman ng ating Panginoon. Yun nga lang, pagdating sa ilang, pagdating sa private place, hindi matiis ng ating Panginoon na makita ang mga taong sumunod sa Kanya. Sabi pa nga niya, kawawa naman sila para silang tupang walang nagpapastol sa kanila. Imbis na magpahinga, imbis na maglaan sa sarili niya ang ating Panginoon, ano yung ginawa? Sabi sa Ebanghelyo, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. No? Hindi natiis ng Panginoon ang mga taong sumunod sa Kanya. Ulitin ko, imbis na magpahinga siya, sa halip na matulog siya, maglaan ng sarili niya, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa mga taong ito, na ang sabi pa nga niya sa ating ebanghelyo, para silang mga tupang walang nagpapastol sa kanila. Kaya, tinuruan ng Panginoon ng maraming bagay ang mga taong sumunod sa kanila. Ganun ang Diyos. Hindi kanya matiis. Ganun ang Diyos. Sa laki ng pagmamahal niya sa iyo, dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyo, hindi kanya kayang matiis na ikaw ay nahihirapan. Kung atin ngang pagmamasdan ang mga ebanghelyo sa mga nakaraang araw, kung araw-araw ka nagsimba, isa sa mga pangunahing ministry ng ating Panginoon na kanyang ginawa ay ang pagpapagaling sa mga may sakit. Diba? Ulitin ko po, kung atin pong babalikan ang mga gospel natin sa mga nakaraang araw, maraming mga pagkakataon sa ating ebanghelyo na si Jesus nagpagaling sa mga may sakit. Ibig sabihin nito, ayaw kanyang mahirapan. Sa mata ng Diyos, ayaw ng Diyos na mahirapan ka, kaya hindi kanya matiis. Di nga ba sa tuwing may problema tayo sa buhay, di nga ba sa tuwing may pinagdaanan tayo sa buhay natin ngayon, paglabas natin sa simbahan, bakit biglang nararamdaman natin na kanina, pagpasok mo dito, bigat na bigat ang iyong mukha. Bigat na bigat ang nararamdaman mo dito sa iyong puso. Ngunit baka mamaya paglabas mo, or even during the mass, parang nararamdaman mo ang kapayapaan. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang nilalaman at bigat ng iyong puso. At hindi kanya matiis. Hindi kanya matiis na ikaw ay lumuluha. Hindi kanya matiis na ikaw ay nahihirapan. Kaya mismo siya ang nagpapagaan sa iyong kalooban. Andun pa rin yung problema. Andyan pa rin yung paghihirap. Pero ang kaibahan, nung hindi mo pa nakilala si Jesus, nung hindi ka pa hinawakan ng ating Panginoon, mabigat ang iyong kalooban.
Pero paglabas mo sa simbahan, andyan ang problema, pero ang kaibahan, magaan ang iyong pakiramdam. Mapayapa ang iyong kalooban. Ulitin ko po, bakit? Sapagkat hindi ka matiis ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Klaro po yan sa ating ebanghelyo. Hindi natiis ni Jesus na makita ang mga tao. Ulitin ko, imbis na magpahinga siya, imbis na ilaan niya sa sarili niya, pero hindi kanya matiis. Kaya tinulungan kanya at iniingatan kanya at higit sa lahat, sinasamahan kanya sa iyong buhay paglalakbay. Magsitayo na po ang lahat. Ipagpatuloy ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at manumbalik ang ating diwa at kalooban. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat daw kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Sarap na kalatang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, nagpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaarin nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, sa February 14, 2024. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga lalamunan. Mga kapatid, ngayong kapistahan ni San Blas, kaugalian na isagawa ang pagbabasbas sa mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas at kagalingan. Atin ngayong dasalin ang panalangin ng pagbabasbas. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadya nawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang mga karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Street on Jesus Nazareno, Jesus Nazareno.